Ngayon, magagawa tayo ng tortang giniling na baboy. Madali lang itong gawin. Papakita ko sa inyo kung anong ilalagay kong ingredients. Lagyan natin ng asin. Yung black pepper natin. Magic sarap. At lalagyan natin ng itlog. Isang itlog lang ang ilalagay natin. Yan. Isang kilo yung gagawin natin giniling. Baboy. Ilagay natin itong spring onion. Saluin na lang natin ang ganito. Ay, natapon. Malinis naman to. Nilinisan ko bago ako magluto. Gusto ko malinis bago magluto. Nasabunan ko muna itong nilulutoan ko. Massage lang yung ganun. Pwede din yung ibabad magdamag. Pero ako hindi ko na ibababad. Diretsuhan na. Haluin lang ninyo mabuti. Lockdown pa rin po tayo dito. Hanggang April pa daw po dito magbubukas. Haluin ninyong mabuti para yung pikado ninyo ay magsama-sama. Ganun lang. Tapos, painitin na natin ang ating kawali. At lagyan na natin ng oil.
na tayo ay makapagsimula na. Lagyan natin. Kailangan mainit ang inyong mantika para hindi dumikit. Dumikit ang inyong torta. Dali, magagwantis pa ako ng isa. Mahirap mag-plat pag ano. Hindi ano. Isa lang gwantis. Malaki ako magawa ng mga ganito kasi pagliliitan pa. Mahirap magkano. Gaganyan lang ninyo. Yan. Lalagay na natin. Naan lang natin ang apoy. Palaging karne lang. Kaya nagawa ako ng paraan paano masarap-sarap ang kakainin. Nakakadagdag kasi itong nanlasa itong ano spring onion. Sa mga pirin. Nakakadagdag sarap.
try nyo. Try po ninyo mga mamsi. Isang kilo ang ating ginawa para ilang kainan din natin. Diba ako nagluluto po pang ilang araw, hindi lang pang isang araw. Ang hirap po pag araw-araw nagluluto. Dalawang beses lang sa isang linggo. Lalo na pag nagtatrabaho kayo, kailangan ay habol ninyo ang oras nyo. Sa bahay. Ayan, tapos na tayo. At yun na lang i-paper ito. Hanggang sa isang gilid, pwede pa. Masarap kaya ang ganito. Ito din kung lagyan ng carrots, nagkagawa din ako ng minsan. Kaya patatas. Sarap din. Ganun lang po. Kuha tayo ng pinggan at ating paglalagyan. Thank you.
ito kasing spring onion sa ano ko. Para nakakatanggal ng amoy siya ng ano. Baboy. Para matatanggal yung amoy. Sa akin lang, awan ko lang sa inyo kung palagay niyo yung ganun din. Yung sa palagay ko. Nakatanggal siya ng ano, ng amoy ng baboy. Minsan, nung dati pa, nagagawa ko ng ganito. Madami eh. Minsan ay 2 kilo, 3, nalagay ko sa freezer. Ipagkakain na lang, iinit mo na lang sa, ano, obe. Dati yun ang ginagawa ko. Kasi ngayon, nagbablog tayo, hindi tayo pwedeng, hindi magluto sa isang linggo. 2 beses sa 1 linggo. Kailangan magluto tayo. Para tayo ay maipakita sa ating mga nanonood sa YouTube. Kailangan pag kayo nagpiperito, lutong-luto ang inyong perito. Lalo na itong baboy. Ako nagpiperito nito, minsan tinatakpan ko pa siya. Para siguradong lutong-luto. Takpanin nyo mga 2 minutes para maluto ang kanyang ano. Para siguradong luto. Mahirap kasi pag ilaw-ilaw sa ilalim.
muna natin sa gilid. Wala na natin maluto yung iba. Dalawang lotoan lang. Tapos na siya. Habang pinipirito natin at tayo ay maghuhugas ng pinggan. Stick on yung pailagay natin. Ayan. Ayan. Maliktad na natin. Mamaya tataktan natin kasi para maluto. Maluto talaga ang ano. Ayan po. Tapos na ang ating sortang giniling na baboy. Hindi ko na nilapaadan ang pagkatorta. Ganyan na lang. Kasi pag torta, di ba malatad? Ganyan na lang sa akin. Ayan, ilalagay na natin sa ating pinggan. Ayan ang finished product nating tortang giniling na baboy. Sana po magustuhan ninyo. Pakishare ng video. Pag nagustuhan po ninyo, mag-subscribe na po kayo. Bye-bye po. Ingat po kayo. Babu.